Sir, 2 taon na lang ang natitira bago magtapos ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Sa dami ng pinaplano at marami pang mga ibabagay lupa, kaya nyo ba natapusin ito at ipatupad lahat ito? Ang sinasabi ko lang ay positibo ang aming pananaw. Nakakayanin namin at gagawin namin ang buong na makakaya namin. Pero may mga sitwasyong kasing dumarating na kung saan ay nahaharangan. Yung amin pong yung pandemya, yan isang problema. Itong mga bagyong dumarating. Paano ka makakapagsukat ng lupa? Paano mong papasukin yung mga lupa na ipapabigay mo sa mga magsasaka kung ganyan ang sitwasyon? Barring the situation, kakayanin namin. Pero sa nangyayari ngayon, medyo talagang nahaharangan kami. Pero hindi kami nag-give up. May pag-asa kami. So, positibo kayo na matatapos nyo? Positibo. This is the issue now. Yes. Dahil nga, marami nagsasabi, mga red tagging, naka-red ka nga ngayon eh. Anyway, meron pang mga problema sa mga areas na maraming mga NPA, maraming mga problema sa peace and order. Is that one of the cause na nadidelay kayo? Well, actually, to be truthful about it, Cesar, no? Land has always been associated with insurgency. Okay. And I think that is being exploited by those people who are promoting a certain ideology, claiming that the government is not actually addressing their concerns. Who are these people, sir? Well, of course, it's the red people. You are red tag? No, I'm not. But that is reality. Okay. When you go to far-flung areas, these are the areas which they concentrate their propaganda, wherein they can concentrate their propaganda and telling people that the government is not concerned about their welfare. Is that the reason, sir, why you went to Arakan last August to distribute thousands of titles to the farmers, and these farmers confessed to us that they were once brainwashed by the NPAs to join them because walang ginagawa ang gobyerno, pinapaasa kayo. Is that the reason why you went personally to Arakan? That's one of the reasons. Okay, tell us about your experience there. Alam mo kasi ang Arakan, it's a very problematic area because development is very slow. Okay. And people there do not have a way within which to enhance their economic lives. Okay. So ang nagiging problema ngayon doon, pwedeng sakyan ng ideolohiya yung kanilang mga pananaw at sinasabing kaya kayo naghihirap kasi walang tumutulong sa inyo. Pwedeng sakyan o sinakyan talaga? Sinakyan talaga. Okay. So basically, alam mo itong problema na ito nag-umpisa pa 1991. Okay. 30 years na paghihintay ang ginawa ng ating mga magsasaka doon sa North Cotabato. At dahilan dyan, marami sa kanila, sabi mo nga, nag-interview ka ng mga magsasaka doon at inamin nila na sila ay nakumbinse para pumanig sa mga ideolohiyang yan. Pero noong ipinamigay namin sa kanila ang kanilang mga lupa, biglang lumambot ang kanilang mga pananaw at nakita nila na ang pamahalan, lalong-lalo na itong administrasyon na ito, ay talagang tumutulong. Issue 1-on-1.